tactics ng Farsa at ng Lancelot. Pero if it boils down to teamfight execution, Omega dapat ang nauuna kasi there's no one to set for Blacklist International. Yes, meron silang poke, pero ang problema nila dito is walang pangharap kay Chakno. Yun lang eh. Alam mo, ang daming pwedeng maging sustain dito. Meron tayong Kufra, meron din tayong Esmeralda. And for this Blacklist, kailangan maging maingat kung kailan nga ilalapag dito. Ang daming pwedeng bush na laging kinocover ni Chakno. Vision para sa mga kasamahan niya. Alam mo dito, naiintindihan ko na kung bakit kailangan mo ding maingat sa bawat lapag mo ng mga skill dito. Mahirap para sa Blacklist. Now, kailangan nilang mag-upload ng new code since yung Omega ngayon ang may hawak ng kalamangan. But for Omega, we can see na ayaw lang talaga nilang bitawan yung kalamangan eh. Nasesecure nila yung mga positions na kailangan nila, nakakapag-clear sila, continuous yung pressure ng minions sa paparating from the side of Omega. So now, Blacklist, kailangan ba nila pong i-contest tong Lord na to? Okay. I think so. Kailangan. Alam mo, kailangan. Alam mo, gold at gold lead, 3.8K advance Omega. Alam mo, si Chakno kayo na pa naghihintay dito eh. Oo. Ito, specifically on this push. Kahit papano, I mean, kahit anong mangyari, kailangan nila i-contest to. If they cannot contest, you're up against Smart Omega, pushing into your base, having the capacity to initiate. Again, sila ang lamang dito. And kapag kayo ay nasa base, isa lang iisipin nila, paano kayo papasukin? Yun. At the very least dito sa Lord, marami silang problema. So Blacklist International, if they want to win, this is the opportunity. Go time na talaga. Ito na yung pinakaabang ng Blacklist. Pero ngayon, nandito na si Renjo to the rescue. Kaso kalang yung Blade to win the rest. Ang sakit! Nandito oh ipasok, pero makukuha nilang kill on Jeff Gear. A double kill coming from Kelra. Oh ngayon, inuubos sila ang mga miyembro in the triple kill. That's si makukuha ng Lord, that's and that's it. We have Omega securing the Lord. Kenya pa rin niya. Let's see the damage. Ito sa sniper niya. Nakatotok lang. Pero ngayon. What was that? Kenya with the sniper. Napakalayo na tutok niya. Pero alam na alam niya kung saan lalatag. Dito yung pwesto. What a play from Omega securing the win over the M3 champs. The prediction. Grabe. By the Beatrix, sabi niya, sige, dyan ka lang sa labas, papasok ka din. Grabing laban yun. Yung bala umaabot sa labas ng mapa ng Land of Dawn. Ano? Alam mo kung gano'ng ka-precise yun. What was that?